So what's up guys, welcome back to our channel. So siguro ito na yung last day na mapapalaki natin sila, no? So ito po ay tawag dito cauliflower, then ito naman ay another cauliflower, then ito yung ating broccoli. So yan po ay magkakaedad sila, kaya lang mas malaki tong cauliflower, baka siguro talagang pwede siya dito. Pero ito po ay, ayan, nakapagpalaki tayo nito. So basically ay pwedeng pwede, no? So ito po ay broccoli na alam natin na usually sa mga highland siya napapalaki. Pero dito sa atin, no, mula umaga hanggang hapon ay naarawan. And itong pong broccoli natin madalas na nakaka-experience ng wilting. And mas malakas siya. So tignan lang natin muna yung difference nila. Syempre, magkaiba sila in terms of bunga. Pero halos magkamag-anak sila. Then dito po, ayan. Kung titignan nyo to, so sanga-sanga siya. Pero ito po ay isa lang. No, isang puno lang siya. Then sa bawat sanga niya, ayan, may iba. Saan ba yun? Ayan. At ano dito? Ayan. Nag-ano rin siya. Pero hindi ko na siya papaano eh. Ayan. And nung ano, nakaraan, no, galing ako sa bayan. Nakakita rin ako ng ganito. So halos ganito lang din yung kalaki na binebenta nila. Pero siguro pag nasa mas malamig talagang lugar ay baka mas malaki, no? Ito naman, ito yung ilan sa hindi pa natin na-harvest. Doon, nung nakaraan, meron tayong na-harvest. So ito yung kasabayan, no? No? Ayan, ito po yung isa, then ito yung isa. So ito ay malakas na lalo sila sa tubig kapag ito na, may bunga na sila, no? Pero ito, may kasabay itong tatlong to na cauliflower din. Kaya lang, parang nabansot siya. Tapos nagkasakit. So, ito po yung nangyari sa kanya. So, ewan ko anong andito. Pero kapag meron siguro punjay or kung ano man yung sakit niyan, yan, baka nahuli siya. Tapos, ito po ay nilagay ko sa timba na to. Pakita ko sa inyo. Ayan, so sa ganito kalaki ko siyang timba nilagay. And siya ay drip or yung manual watering lang. So kung siguro kung magtatanim kayo ng ganito ay yung may ano, tawag doon, Dutch bucket para tipid talaga. So ito po, ganito po siya karami. Ayan. Ayan, ganito po karami yung ugat niya. Ayan, so ganyan karami yung ugat ng cauliflower. Siguro mas marami pa to. Pero mas pinili ko to kasi mas marami yung naikutan, no? So ito po, ito ay broccoli, then ito ay cauliflower. So dito ay ginamit natin master blend, then manual watering, tomato formula. And itong last few weeks, no, puro tubig na lang or minsan alternate kung meron pang naihalo para doon naman sa iba kong tanim. So ito, kung titignan, no, sa 4 months ito lang yung naani ko, and lugi kung titignan sa dami ng nutrient solution na nagamit ko since manual watering siya and hindi ko naman naiipon. Pero ang gusto ko lang sabihin dito ay we can grow pa rin, no? We can grow this kind of crops even if ang alam natin ay sa highland sila. And ang ano dito ay hydroponically grown sila na lumaki. So ito po, kung makikita nyo po yung mga nakaraan kong post, no, ay naluto na po namin. And masarap naman yung lasa. And talagang sigurado tayo na yung crop na gagamitin natin or yung iluluto natin ay nasubaybayan natin yung paglaki. And talagang maayos. So mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung bigat nila, no? So titimbangin natin isa-isa. And paano ba? So ito po, ayan. Hindi ko na siya paanuhin, pero ikakat na natin 'to. So ito po, no, ikakat na natin siya. Paano ba? Ayan. So ito po, ganito ko lang siya ikakat. So 'di ba pag bumibili tayo sa bayan, ay ganito lang, no? So ayan. Ayan. So ito po ay yung tinatawag natin na broccoli. So
So yan, meron tayong napalaking broccoli and nagbunga naman. So maganda yon. So ngayon, timbangin natin. Try natin dito. Kaya ba? So ayan. Ayan. Nasa 108 grams. Pero baka pag sa talagang malamig na lugar, baka mas, ano to, mas gumanda yung laki niya. No? Pero ulitin ko, at least nakapagpatubo tayo. O pwedeng pwede. Then ito naman, broccoli. Ay, broccoli. Cauliflower natin. Ayan. So ito po, no. Ito yung broccoli natin. So, ay, broccoli. Cauliflower. Ayan. So ito naman, igugupitin natin itong ibabaw. Ay, ito muna. Tapos titimbangin natin. So last time, nasa halos kalahating kilo din. And ngayon, tignan natin ito. So, ayan. Ayan. So, ayan, no? Again, kung kayo ay magtatanim nito, mas maganda na Dutch bucket. Para may balik yung tubig, hindi lagi kayo nagbibiligan. So, malaki po siya. Then, try natin timbangin. Paano ba natin ito timbangin? Dito. Okay, lagay natin dito. Ipatong natin. So, 105 yung isa. Ayan. So, kung nakikita nyo po, ay 606, mga ganun naglalaro yung timbang niya. Paano ba? Ayan, ayan. Ganun lang, naglalaro 606. Pero syempre, pagbabawasan pa natin to, baka mga ano lang. Pero nung nakaraan yung una, no, kalahating kilo yun. Halos, ayan. Ayan, 607, no? So, medyo malabo. Tingnan nga natin. Ayan, 607. So, next natin ay yung isa. Ah, ayan. Ayan, nasumbay na. Itong mga to, no, kung meron kayo ito, baka pwede nyo nung pakain sa mga rabbit. Ito naman, ito yung medyo maliit. Ayan. So, ito yung isa. Ayan, no? Medyo maliit siya, pero maganda pa rin. Ayan. Kung titignan, no? Kung kayo ay maghahanap ito sa palengke, titignan nyo itong ilalim, no? Kung merong mga dyan, kasi madalas na mamahay. So, ito po, ay guntingin natin. Ayan. So, ito na yung mga ano natin, cauliflower. So maganda yung naging outcome ng ating hydroponic. So hindi ko sure, no, kasi parang wala pa akong napanood na nag-try magtanim to hydroponically at may pinakita silang product. Pero kung meron man, so disclaimer, hindi, baka hindi po tayo una, or pwede rin naman tayo yung una, no, at least nakita nyo kung na meron talaga tayong output na kinalabasan. So, ito po. Ito na yung ating mga tanim. So, ito, ayun ako. Ito ay kinakain ng aking baby. Uy! Ako po. Ay! Sus! Yan, kinakain po ito ng aking baby. And, garantisado na safe. And, talagang alam natin kung paano natin siya napalaki. So, ito po ilalagay ko sa ref. Pero, hindi ko na muna babasain. Kasi, baka mabulok, no? Pero, hindi naman ito siguro mabubulok. Pero, siguro kung ilalagay sa ref ay anihin natin mabuti. And ito po, ano, ay pag hindi natin ito hinarvest, no, magbo-bolting to, then magpo-produce ito ng flower, and then yung flower na yon, yun yung magpo-produce naman ng seeds na meron tayo. So ito ay, nakalimutan ko yung variety, pero I think, hindi, ayokong magsabi ng brand, ano, pero follow na lang yung brand. Pero ito po yung ating mga harvest. So again, thank you so much, and I hope you learn something, ano, dito sa simple way natin ng pagtatanim hydroponically. Do ito ay ito yung pinapakita ko, pero nagtatanim pa rin tayo ng mga lettuce, no. And ngayon ay may try tayong kamatis, pero itong kamatis galing lang to sa nabulok na nabili ko sa palengke. Yun po, no. So ito, ayan, and ito po ay papakain natin to sa ating anak, no?
na mahilig din sa gulay. So, thankful tayo dun. Yan, again, maraming salamat and power po sa atin lahat. And sana matry nyo pag magtanim nito. Second trial ko na to. So, yung una, Kratky, medyo hindi naging successful kasi umiinit talaga yung tubig and malakas to sa tubig. And nung unang beses ko rin ay hindi ako nakapagpabulaklak and madalas wilting. So, na-stress yung roots. Hindi siya lumaki. So, again, maraming salamat and power sa atin. No? More power and just keep watching and wait natin, no, yung aking mga wait natin yung mga susunod nating upload. Wait nyo, paki-wait na lang and medyo busy lang and I hope magagawa pa ako nung buo ng full tutorial nito kasama yung mga hindi successful na way na ginawa ko. And ito ay nagwi-wilting din ito, lalo na tong broccoli, lalo na kung hindi ko siya madilig. Buti na lang ay malaki yung lagayan and matagal din matuyo. So again, maraming salamat and power.